Hello mga ka-newbie, I'm Noel De La Sena and welcome to my channel. Noong nakaraan, ang pinag-usapan po natin is how to virus proof your USB flash drive, your computer, your laptop, and also your external hard drive. If hindi nyo po napanood yon, ilalagay ko po ang link sa baba sa description box para inyo'y mapanood. Ngayon, ang pag-uusapan po natin is how to remove virus in your laptop and in your desktop. Bago ang lahat, mag-subscribe. I-click ang bell button para like na rin po and share to others. Noong nakaraan, itinuro ko po sa inyo kung paano nyo protektahan ang inyong mga files sa virus. Ang tanong, paano if kung ang virus ay nakapasok na sa inyong mga desktop at sa inyong mga laptop, ano po ang ating gagawin? Mayroon pong apat na steps tayong gagawin upang matanggal ang mga virus sa ating mga computer, desktop man o laptop. Ito po ay ating isa-isahin. Step 1. Ang una po natin gagawin, i-click po natin ang search button sa tabi po ng start window. I-type po natin ang run, R-U-N po, then press enter. After po nyan, i-type nyo po ang C-L-E-A-N-M-G-R, ibig pong sabihin, clean manager. After po niyan, na i-type nyo, i-click nyo lang po ang OK. Then, kinakailangan, nakalagay po siya sa drive C, ang drive selection nyo. Then, click OK nyo po. At susunod po niyan, kinakailangan po, naka-check po ang downloaded program files at temporary files upang tanggalin po ng computer ang lahat ng temporary files na hindi kailangan ng inyong mga computer at ng inyong mga laptop. Then, click OK nyo lang po. Then, delete all files. Then, pagkatapos po nyan, madelete, tapos na po. Diyan po natatapos ang step 1. Di ho ba? Madali lang. Ngayon, step 2 naman tayo. Balik po tayo, click po ulit natin doon sa search button at i-type po natin ulit ang word na run. R-U-N, then press enter ulit. Ngayon, itatype po natin, burahin na po natin yung clean manager na nakasulat at itype po natin si prefetch. P-R-E-F-E-T-C-H. Okay? Then click OK. Then after po nyan, sa file manager, ito po ang file manager natin, prefetch na nagbukas. Open po natin ang folder and select all files, select po natin lahat ng files at i-delete po natin. Ito po kasing nasa loob ng prefetch files, ito po yung mga file na hindi na po kailangan. Okay, kung kanina sa step 1, lahat ng temporary files tinanggal na po. Pero ngayon po dito sa prefetch, tatanggalin po niya o tatanggalin natin lahat ng files na hindi po kailangan na ng computer. Okay po, then right click, then press nyo yung shift button nyo sa inyong mga keyboard and click nyo po itong delete. So sabi po niya, are you sure you want to permanently delete these 229 items? So ganyan po karami siya. So kung mas marami po sa inyo, i-delete nyo lang po lahat. Then click nyo lang po ang yes. Okay, so do, sabi po niya, this action can be completed because the open file system, try again nyo lang po. Pag ayaw na po siya, skip nyo lang po. Okay, so nag-iisa po siya dahil ginagamit po ito. Kasi pag ginagamit naman po siya, hindi din po niya ipapadelete yun. Then click close na po. At dyan po natatapos ang step number 2. Di ho ba? Napakadali lang ho ang ginawa natin. So tapos na po tayo sa step 1 at step 2. Ngayon, step 3 na po tayo. Malapit na po tayo matapos. Sa step 3, balik po tayo ulit sa search button.
At ngayon, i-type ulit natin ang word na run. Okay, ngayon burahin na rin po natin si prefetch dahil tapos na po natin siya. Ginawa po natin yon sa step number 2. Ang itatype po natin ngayon ay T-R-E-E or 3. Then, click OK nyo lang po. Then, after po niyang magbasa ng ganyan, okay, yan po yung mga 3. Okay, after po niyang magbasa, i-refresh lang po natin ang ating computer. So, kung nakita nyo, natapos na po ang ating 3. Okay, so i-press lang po natin or i-refresh lang po natin by pressing F5. Okay, F5 key, doon sa function key nyo sa keyboard, makikita nyo yung F5. Kung sa laptop nyo, sa bandang taas po yan. Okay, nakasulat po dyan F5. I-click nyo lang po yan at magre-refresh na po. Dyan po natatapos ang ating step number 3. Ayan, tapos na po ang ating step number 3. Pero bago po tayo pumunta sa step number 4, huwag na huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, i-click ang bell button para sa future updates. I-like ang page at pakishare na rin sa iba. Maraming salamat po! Ngayon, step number 4 na po tayo. Ito na po ang huling step ng ating gagawin. Punta po tayo sa Google Chrome or kung anong browser ang mayroon kayo. Pwedeng Mozilla Firefox, pwede rin pong Microsoft Edge or Internet Explorer. Kahit ano pong browser ang mayroon kayo, pwede po siyang gamitin. Okay? But sa akin, gagamitin ko lang po ang Mozilla or rather, Google Chrome. Okay? Open ko na po siya. Then, i-type nyo po ang malware bytes. Okay? Then, press enter. So, isi-search na po ng Google ang malware bytes. So, dito po sa una, malwarebytes.com, open nyo po siya. Ida-download po natin ang malwarebytes sa ating mga computer. Okay? So, libre lang po ito. Although, mayroon po siyang almost $40 po ang isa kapag license. Pero, hindi naman po natin kailangan ng license. Ang libre lang po ang kailangan natin. So, after reading, so, i-click lang po natin ang free download. So, nakikita naman po natin dito. Nakasulat po ang free download. So, i-click na po natin ito. Then, after po siya, papasok po siya dito. Then, automatic na po siyang magda-download. Kung makikita nyo dito sa left button ng screen nyo, nag-download na po siya. So, ngayon, tapos na po siya mag-download. I-click lang po natin itong arrow. Then, show folder para buksan po niya kung saan niya nilagay ang inyong mga download. Mostly, napupunta po siya sa My Downloads ng inyong computer. So, ito na po siya. So, right-click po natin. Huwag po natin i-double-click. I-right-click nyo po siya. Then, run as administrator. After po niyan, i-close ko lang po muna ito. Ano ho? Para makita nyo. Para siya lang po ang nakikita nyo sa screen. Yan. Okay. So, tatanungin po kayo niyan kung saan nyo gagamitin. So, this is only a personal computer or a work computer. So, personal nyo lang po. Tapos, install. Then, after po niyan, maghihintay lang po tayo hanggang siya ay matapos. Kung tutusin, mas mahirap po maghintay. Di ho ba? So, yan po ang gagawin nyo. So, mula step 1, step 2, step 3, at ngayon, step 4. So, ang pinaka step 4 ay ito yung parang protection na niya para maiwasan na po yung mga papasok na bagong virus. So, sa step 1, step 2, and step 3, dyan po niya tinanggal lahat ng virus sa inyong mga computer. Okay po? So, ang step 4 is protection na lang niya para maiwasan po sa mga susunod na araw o sa susunod na files na virus na papasok sa inyong mga computer. Hintayin lang po natin siya hanggang siya po ay matapos mag-install. Minsan, may pagkamatagal po, nakadepende po sa inyong mga laptop kung gaano po kabilis ang inyong laptop, ganun din po siya kabilis matapos. Kung mapatagal po ang inyong mga laptop or mabagal po ang inyong mga laptop at desktop, matagal din po siya matapos. Okay po? Babalik po tayo pag tapos na po siya. Ayan, tapos na po ang pag-install ng ating malware bytes. Okay, so get started na po tayo. And later nyo lang po siya. Dahil wala po tayong license. Okay, so get started. Dahil free lang po ang ating kinuha. Kaya okay lang po siya.
So, ito na po. Scan my computer. I-click po natin ito. I-scan po natin ang ating mga computer. Okay. Then, hintayin lang po natin siya matapos. Okay. So, i-wide, i-enlarge ko lang po siya. So, yan po ang pinaka-screen natin. At hintayin lang po natin siya matapos. Okay po. So, ito po at least po protektahan po niya inyong computer. Lahat ng papasok na virus, iwa-warning niya po kayo kung may virus po siya. Kung wala naman po, okay lang po. Then, kapag may virus din siya, iti-treat niya rin po yung computer niya. So, doon sa ginawa nating step 1, 2, 3, natanggal na po natin siya. And step 4, protektahan natin siya, tatanggalin niya lahat ng inyong mga virus sa inyong computer. Okay, so hintayin lang po natin siya. Gaya na sabi ko kanina, medyo pag may medyo matagal lang ng konti, nakadepende po sa inyong mga computer kung gaano po karami ang laman ng inyong computer, gaano kabilis ang inyong computer. So, okay? So, hintayin lang po natin at babalikan ko po kayo mamaya-maya. So, hintayin lang po natin siya hanggang ito ay matapos. At kapag may virus po siyang nahanap pa, i-delete niyo lang po or i-quarantine niyo lang ang virus. Then after po noon, restart your computer. Mas maganda nga po kung i-shutdown niyo ang inyong computer at huwag niyo pong i-switch ang inyong computer ng 10 seconds. After 10 seconds, saka niyo lang po siya i-switch para matanggal po ang mga virus. At after po niyan, tapos na po tayo sa step number 4. Congratulations! Natanggal niyo na po ang mga virus sa inyong mga laptop at sa inyong mga desktop. Pero bago ako magpaalam, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell button para sa future updates, like our Facebook page, and share to others. So hanggang sa susunod nating pagkikita,